Magandang gabi sa lahat mga kapatid at ngayong gabi nandito na naman ako na magbabasa sa isa sa mga book ni Leviticus chapter 11 verse 1 hanggang 47. So bago tayo matuloy, babasahin muna natin ito para malalaman natin kung ano yung mga kautusan dito sa lumang tipan. At hindi pa tayo dumating sa bagong tipan. So kailangan din natin malaman ito mga kapatid para kung ano yung mga pinagmulan at ano yung mga sinusunod ng ating mga unang lahi nung time nila ni Abraham, nila time ni Isaac, time nila ni Jacob, time ni Moises. So napakahalaga ito para sa atin na malaman ko ano yung mga kautusan ng Panginoon sa unang tipan. So dito na tayo sa verse 1, nagsasabi, at pinunta ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila'y sinasabi, iyong salitain sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na iyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Alinmang may hati ang paa na biak at ngumunguya sa mga hayop ay iyong makakain. May huwag ninyong kakain ang mga ito'y sa mga namunguya o doon sa may hati ang paa. Ang kamilyo, sapagkat ngumunguya ngunit walang hati ang paa. Karumaldumal nga sa inyo. At ang kuneho, sapagkat ngumunguya dawat-tuwat walang hati ang paa. Karumaldumal na sa inyo. At ang libri, sapagkat ngumunguya dawat-puwat walang hati ang paa. Karumaldumal sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at biak dawat-puwat hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo. Kayong kakain ng laman ng mga yan at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin, mga karumaldumal nga sa inyo. Ang mga ito ay inyong makakain sa mga nasa tubig. Alinmang may mga paliktik at mga kaliktik sa tubig. Ang mga dagat at mga ilog ay kain ninyo. At lahat ng walang paliktik at kaliktik sa mga dagat at sa mga ilog tubig ay pawang karumaldumal na sa inyo. Ang magiging huwag kayong kakain ng laman ng mga yan. At ang bangkay ng mga yan ay maaaring ang karumaldumal. Anumang walang paliktik at paliktik sa tubig ay magiging karumaldumal sa inyo. At sa mga ibon ay maaaring inyong karumaldumal ang mga ito. Hindi kakain ang mga karumaldumal na ang agilang dumudurog ng mga buto at ang agilang dagat. At ang lawin at ang limbas ayon sa kanyang pagkalimbas. At ng uwak ayon sa kanyang pagkauwak. At ang avestruz. At ang chuta cabras at ang
Gavioleta. At ang gavilan ayon sa kanyang gagapitan. At ang maliit na kuwago at ang sumormoho at ang malaking kuwago. At ang kuwagong kailang may sungay. At ang pilikano. At ang buwetri. At ang sigema ang tagak ayon sa kanyang pagkatagak. At ang abulevela at ang kabag-kabag. Lahat na may pakpak na umuusad na lumalakad na may apat na paa ay marumi nga sa inyo. Ganun man, ang mga ito ayon ito inyong makakain sa lahat na may pakpak. Mahaba bukod pa sa kanilang mga paa upang kanilang ipanglukso sa lupa. Sa kanila ay makakain ninyo ang mga ito. Ang balang yaon sa kaniyang kuliglig, lupa ayon sa kaniyang pagkakuliglig, at ang tipaklong ayon sa kaniyang pagkatipaklong. Dawat puwat lahat na may pakpak na umuusad na mayroong apat na paa ay kasuklam-suklam nga sa inyo. At sa mga ito'y magiging karumaldumal kayo, sinumang humipo ng mga bangkay ng mga iyan ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon. At sinumang bumuhat sa kanyang mga bangkay ng mga iyan ay maglalaba ng kanyang mga suot at magiging karumaldumal hanggang sa hapon. Bawat hayop na may hati ang paa na hindi baak o hindi nanguya ay karumaldumal sa inyo. Bawat humipo sa mga iyan ay magiging karumaldumal. At anumang inilalakad ang kanyang pangamot sa lahat ng hayop na inilalakad ang paa, ang apat na paa ay karumaldumal nga sa inyo. Sinumang humipo ng bangkay ng mga iyan ay magiging karumaldumal hanggang hapon. At ang bumuhat ng bangkay ng mga iyan ay maglalaba ng kaniyang mga suot at magiging karumaldumal hanggang sa hapon, mga karumaldumal nga sa inyo. At ang mga ito ay karumaldumal sa inyo sa mga umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ang babwit at ang daga at ang bayawak ayon sa kanyang pagkabayawak. At ang tuko, at ang buhaya, at ang butiki, at ang bubuli, at ang hunyango. Ang mga ito ay karumaldumal sa inyo sa lahat ng umuusad sinumang mga kaghipo sa mga iyan pagka ang mga iyan ay patay ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon. At ang iyong lahat na kabagsakan ng mga iyan pagkapatay ay magiging karumaldumal nga maging alinmang kasangkapan, kahoy, o bihisan, o balat, o supot, alinmang kasangkapan
ginagamit sa anumang gawa sa tubig, dapat ilubog at magiging karumaldumal hanggang sa hapon. Kung magagayoy, magiging malinis. At bawat sisidlan, bawat kahulugan ng mga yan, dahil nang nalalaman dooy hindi magiging karumaldumal na yaoy ninyong babasagin. Lahat ng pagkain na makakain na kabuhusan ng tubig ay magiging karumaldumal at lahat ng inuming mainom sa silid. Sa alinman ang mga gayong sisidlan ng lupa ay magiging karumaldumal. At lahat ng kahulugan ng anumang bahagi ng bangkay ng mga yaon ay magiging karumaldumal, magiging horno o kalan ang mga palayok sa babasagin. Mga karumaldumal nga at magiging karumaldumal sa inyo. Gayon, may isang bukal o sa isang balon na tinipon ng tubig ay magiging malinis dawat puwat. Ang masagi ng bangkay ng mga yaon ay magiging karumaldumal. At kung kahulugan ng kanilang bangkay ang alinmang binhing panhasik na ihasik ay malinis. Ngunit ang nabasa ang binhi na at makahulugan ang bangkay ng mga yaon ay magiging karumaldumal sa inyo. At kung may anumang hayop sa inyo, makakain ay mamamatay. Ang makahipo ng bangkay ni yaon ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon. At ang kumain ng bangkay ni yaon ay maglalaban ng kanyang suot at magiging karumaldumal hanggang sa hapon. Ganun din ang bumuhat ng bangkay na ni yaon ay naglalaba ng kanyang suot at magiging karumaldumal hanggang sa hapon. At bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa ay karumaldumal, hindi kakain. Lahat ng lumalakad sa kanyang tiyan, ang lahat ng lumalakad ay ng apat na paa o mayroong maraming paa, na lahat ng bagay ay umuusad sa ibabaw ng lupa ay huwag ninyong kainin sapagkat mga karumaldumal nga. Huwag kayong magkarumaldumal sa anumang umuusad o huwag kayong magmalinis man sa mga iyan anumat huwag kayong mga hawa riyan sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Magpakabanal nga kayo at kayo'y maging mga banal sapagkat ako'y banal ni huwag ninyong magkahawa ng anumang umuusad na gumagalaw sa ibabaw ng lupa sapagkat ako'y ang Panginoon na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto upang ako'y inyong maging Diyos. Kayo nga'y nagpakabanal sapagkat ako'y banal. Ito ang kautusan tungkol sa hayop at sa ibon at sa lahat na may buhay na gumagalaw sa law, sa tubig at sa lahat ng nilikha na umuusad sa ibabaw ng lupa. Upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karumaldumal at malinis at mga buhay na makakain at may buhay na hindi makakain. So hanggang dito muna tayo mga kapatid at
talagang natagalan tayo dito. So maraming salamat sa inyo once again. At patuloy tayong magbabasa sa araw-araw bago tayo mag-start na trabaho at bago din tayo matulog. So salamat sa Diyos at pinagpala tayo na bumasa tayo ng isang chapter dito sa Bible day by day. And Diyos na Ama, salamat kung nakikinig ka at salamat din sa buktong niwa na anak na pinadala dito na nagligtas ng sambayanan at buong mundo. In Jesus' name, Amen.